Totoo bang nagnakaw ng invensyon si Thomas Edison? Natuto ang mga mag-aaral kahit saang lugar sa murang edad na si Thomas Edison ay marahil ang pinakadakilang inventor na nabuhay. Walang pagtatalo na nilikha niya ang ilan sa mga pinakakamanghamanghang teknolohiya na nasaksihan ng buong mundo. Tiyak na hawak niya ang higit sa 1,000 patent. Gayunman, lumitaw na maaaring matagal na siyang umaangkin sa kredito para sa mga imbensyon ng ibang tao at pagkamalikhain. Si Thomas Edison ay isang bihasang tao, ngunit maaaring gumagamit siya ng hindi kapanipaniwalang paraan upang mailabas ang ilang mga imbensyon sa publiko na marahil ang iilan ay hindi sa kanya. Ang X-ray. Si Edison ay nakakuha ng kredito para sa fluoroscope. Ito ay isang aparato na unang nagawa para ang X-ray ay maging posible. Hindi na kailangang sabihin, ang paggamit ng X-ray ay isang malaking kagamitan sa agham medikal. Ang pamamahagi ng mga aparatong ito ay idinagdag sa lumalaking kayamanan ni Thomas Edison. Ang problema ay ang aktwal na inventor ng nasabing aparato upang makita ang mga buto ng isang tao ay isang siyentipikong aliman na nagngangalang Wilhelm Röntgen. Kumuha siya ng isang X-ray ng kamay ng kanyang asawa ilang taon bago ang fluoroscope ni Edison. Kung nalito ang mga tao sa pagkakamali ng oras na ito, mas masaya si Edison na hindi na itama ang error at malayang nabalot ng pera ang kanyang account sa bangko dahil kay Röntgen. Ang voice recorder. Isa pang konsepto na binigyan ng kredito si Edison ay ang paglikha ng mga aparato para sa pagtatala ng pagsasalita at iba pang mga anyo ng tunog. Isang Francis na printer at bookmark na nagngangalang Edward Leon Scott de Martinville ay lumikha ng kanyang phonograph. Higit sa 15 taon bago ang imbensyon ni Edison ng phonograph. Muli ay hindi binabanggit ni Thomas Edison si de Martinville kapag ipinagbibili ang kanyang sariling aparato. Motion picture. Ang pinakapangit na kwento tungkol kay Edison ay ang pagkakasangkot niya sa pag-imbento ng motion picture. Maraming mga tao ang naniniwala at itinuturing siya bilang ama ng motion picture. Gayunpaman, mayroong isang medyo matatag na argumento na si Louis Le Prince, isang inventor ng Pransya, ay ang lumikha ng motion picture bago si Edison. Ang sinumang nakakuha ng mga patent para sa motion picture ay naging napakamayaman talaga. Noong 1890, naglalakbay si Le Prince upang ipatent ang kanyang invention sa England at pagkatapos ay naglayag sa Amerika upang ipakita at ipatent ito. Sumakay siya sa isang tren noong September 13, 1890 at wala nang nakakita sa kanya muli. Nawala rin ang kanyang bagahe. Ang pamilya ni Le Prince ay nagpatuloy sa paghahanap sa patent. Sa kasamaang palad noong 1892, 2 taon pagkatapos ng pagpapatotoo sa isang demanda laban kay Thomas Edison, binaril at pinatay ang anak na lalaki ni Le Prince sa Far Island, New York. Nakakalungkot na hindi pa rin nahuhuli ng mga investigador hanggang ngayon ang tunay na pumatay. Isang pirated movie. Posible na si Edison ay maaring walang kinalaman sa misteryo ng pagkawala ni Le Prince. Ngunit ang kanyang pakikitungo sa negosyo ay kaduda-duda. Merong isang kwento na pumakalat na ang filmmaker na si George Millis ay gumawa ng isang obra maestra na may pamagat na isang paglalakbay sa buwan. Ito ay kumalat tulad ng isang wildfire sa buong London at nakakuha si Edison ng isang kopya mula sa isang may-ari ng teatro. Pagkatapos ay gumawa si Edison ng maraming kopya at dinala ito pabalik sa Amerika kasama niya. Ipinakita niya ang pirated film sa buong Estados Unidos at umani ng malaking halaga sa pamamagitan ng pagpapakita ng pelikula at si Millis ay hindi nakakuha kahit isang sentimo sa palabas na ito. Nang sa wakas ay dumating si Millis sa Amerika upang ipakita ang pelikula, sa isang mahusay na paraan at personal na gastos, ang lahat ay nakakita na ito.
dahil dito si Millis ay humantong sa isang direktang pagkalugi. Walang duda na si Thomas Edison ay isang napakatalino na tao at ang ilan sa kanyang 1,000 na imbensyon ay umuhubog sa ating buhay. Ngunit sa totoo lang, hindi siya ang santo ng agham na sinasabi sa atin ng ating mga guro. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, ay huwag nyong kalimutang mag-subscribe para updated kayo kung may bago tayong video. Marami pong salamat sa panonood at narito ang ilan sa ating nakaraang video na kung hindi mo pa napanood ay siguradong mag-e-enjoy ka. See you next time mga kaalam!